Kaugnay ng pagsasara ng Colegio de San Lorenzo, makakausap po natin ngayong umaga isa sa mga estudyante, si Nicole and Clavio mula sa Communication Arts Department ng nasabing paaralan. Nicole, good morning. Hello po, good morning po. Nicole, paano pinaliwanag sa inyo ng pamunuan ng inyong school yung tungkol sa pagsasara? Bali, sir, nangyari po siya kahapon, Monday, ng umaga po. Tapos may, we are expecting the owners po eh. Bali, akala po namin kasama po yung owners with the lawyers po, yung kakausap sa amin. Yun po, ang humarap lang po sa amin, yung dalawang abogado daw po ng Board of Trustees at ng may-ari ng school. Okay. So, pagdating po nila doon, tuloy-tuloy po sila, pinaliwanag nila na kinoconfirm daw po nila yung mga kumakalat na pagsasarado ng school. Mm-hmm. Tapos nagsabi rin po sila na may statement daw po yung school. Tapos binasa po nila yun. Tapos ganun lang sir kabilis. Tapos nag-proceed lang sila kagad sa Q&A. Doon lang po humaba yung usapan ng lahat. Okay. Bakit daw ngayon lang in-announce yung pagsasara kung kailan may nag-enroll na at malapit na ang pasukan at may mga maiipit na siguro sa inyo? Maraming maiipit. Yes po. Bali, based po sa sinabi ng dalawang abogado kahapon, nag-open po sila ng enrollment kasi akala po masusurvive, bali maraming mag-e-enroll. Mm-hmm. Tapos ayun po, nag-conclude sila na magsarado na matapos po nilang isarado yung enrollment no Friday dahil konti na nga lang daw po talaga yung nag-e-enroll. Parang sobrang baba daw po. Yung Q&A, nasagot ba yung mga katanungan ninyo? Ikaw, personally, may mga tanong ka ba na naitanong mo sa kanila at satisfactory bang sagot sa'yo? Sir, hindi po nila nasagot yung tanong. Sinasagot po nila na, sige, sabihin namin yan sa board, i-propose namin yan sa board, sabihin namin sa board para sabihin sa CHED. Puro po ganon. Yung question namin, i-question lang din po nila sa Board of Trustees ng school. Mm-hmm. So basically, parang ire-relay lang nila. Ang pangunahing tanong dyan, paano yung mga naibayad na? May pangako bang refund? At ano pang mga tulong ang ipinapangako ng school sa inyo? Sabi din naman po nila ng dalawang abogado na humarap sa amin, ibabalik daw po lahat ng bayad, kahit miscellaneous, tuition fee, ibabalik din po. Pati sabi din po nila sa statement nila na nilabas na kagabi, ibabalik daw po nila lahat ng bayad na ginawa ng students. Tapos yung pag-facilitate sa transfer, may promise din bang gano'n na o kung saan sa ang eskwelahan sila nakikipagtulungan para madaling makalipat sa inyo? Ay, madaling mailipat kayo? Opo. Ayun po, sir. Bali, sabi po ng dalawang abogado ulit, may tie-up daw po between St. Catherine, yung school din po malapit sa amin. Doon daw po kami, kung papayag kami, doon po iaayos yung papers namin. Bali, doon po ipapasok. Sila, school to school daw po ang pagpaprocess. So, medyo magiging mabilis or madali. Tapos, syempre, kami po, ayaw naman po, hindi naman po kami lahat payag na doon kami sa school na yun. Kasi, nagsesearch po kami kung meron po ba yung course namin. Wala po eh. Wala po doon yung program namin. And, hindi, yung iba po, doon na nanggaling. So, tapos babalik po sila doon. Kaya madami pong nagagalit na magulang kahapon nung nalaman yun. At saka ngayon lang po, nung Monday lang po sinabi sa amin, kahapon lang po sinabi sa amin yan eh. Oo. Tapos may mga plano na po pala kagad sila sa school. Tapos, so ibig sabihin matagal na po pala yan. Ito pa Nicole, paano yung mga graduating students? Opo, bali honestly po, graduating students po ako. Yes. At sa totoo lang po, Hindi po okay sa amin, hindi po okay sa akin na refund lang eh. Kasi yes, sobrang dami na po naming effort na ginagawa sa school. Nire-retain po namin yung grades namin para makakuha po kami ng Latin Awards. Ang layo po ng binabiyahe namin makapasok sa school. Kasi gusto po talaga namin yung school, magaling din po yung mga nagtuturo. Pero ayun po, ang sinabi lang po nila sa mga graduating, sasabihin daw po nila sa Board of Trustees yung proposal ng professors and ng mga magulang na baka kayang i-online na lang yung mga third year and fourth year o patapusin na lang ng isa pang taon. Bali, parang ayun po yung proposal. Tapos sabi po ng dalawang abogado ng may-ari ng school, isasabihin daw po nila yon sa Board of Trustees. Aha. Okay. Yes po, bali. So magkakaroon ba ng follow-up orientation sa mga estudyante para masagot yung mga sinabi nilang ire-relay na tanong
And on a related point, lumapit na ba kayo sa CHED tungkol dito at anong sabi nila sa inyo? Ang alam ko po today, meron pong orientation, ay meron pong General Assembly ulit yung mga magulang naman po ng basic ed ng Colegio de San Lorenzo, yung mga preschool to senior high school po. Balik kahapon po kasi, college department lang po. Mm-hmm. Tapos po, yung about po sa CHED, bali, nagulat lang din po kasi talaga kami kahapon. Kaya ngayon pa lang po halos kami lahat magpapasa ng paper sa CHED or kung saan pa po kami pwedeng makatulong eh. Pero sabi po ng dalawang lawyer kahapon, Friday pa lang daw po, nakausap na nila yung CHED. Kaya ayun po, nag-aantay lang din po talaga kami. Kasi sabi po nila, within Wednesday or Thursday, makakatanggap daw po kami ng mga sagot dun sa proposal or sa mga tanong pagunan. Nicole, good luck. Sana maresolba itong inyong mga issues at sana makapagtapos kayo ng maayos. Good luck. Thank you very much. Thank you po. Bye-bye si Nicole po. Clavio. At samantala, susubukan naman po namin kunan ng pahayag ang pamanuan ng Colegio de San Lorenzo. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.